So welcome back sa channel natin guys. For this video, ang gagawin natin is i-discuss natin yung derivatives ng ating 6 basic trigonometric functions. So kung nakikita ninyo, meron tayong derivative ng cosine, derivative ng sine, derivative ng tangent, derivative ng secant, derivative ng cosecant, at saka derivative ng cotangent. So isa-isa na natin i-discuss yung derivatives nila. Yung unang dalawa natin guys is cosine and sine. So, eto, para makuha natin yung derivatives nito, gagamitin natin yung pinakauna nating natutunan sa derivatives, which is yung paggamit ng delta x and delta y, tapos yung mag-a-apply tayo ng limit as delta x approaches 0. So, masyadong mahaba kung i-discuss natin yun. So, ang gawin natin, turuan ko na lang kayo ng mnemonics para malaman natin kung ano yung derivative ng cosine at saka derivative ng sine. So, say for example, guys, meron tayong cosine 0. Cosine 0. Tapos meron tayong cosine ng 90. Diba? Then meron tayong sine 0. Then meron tayong sine 90. So kung kukunin natin yung value nitong apat na to, ang cosine 0 guys equal siya sa 1. Ang cosine 90 degrees equal siya guys sa 0. Ang sine 0 equal siya sa 0. Ang sine 90 guys equal siya sa 1. So bakit tayo gumawa ng ganyan? Kasi ipapakita ko sa inyo kung saan nanggaling o kung paano gagawin yung mnemonics natin para sa cosine and sine. So kung makikita ninyo, may value yung 1, yung cosine na function natin kapag yung angle niya ay 0. And may value yung 1, yung sine function natin kapag yung angle niya ay 90. So parang ganito. Halimbawa, gagawa ko ng Cartesian coordinate plane, di ba? Yung cosine 0 guys, yung 0 na angle natin is ito, di ba? Nandito sa positive x-axis. So dito natin ilalagay si cosine. Pero imbis na 0, ang ilagay natin cosine u. Yan. Tapos, si sine 90 is equal to 1. Meron siyang value 1 kapag yung angle niya is 90 degrees. Ilalagay natin siya dito sa 90 degrees. So, lagay natin dito sine. Pero imbis na 90, lagyan natin u. Yan. So, pag sinolve pa natin guys, yung value ng, let's say for example, solve natin yung value ng cosine. Yeah. Ito, anong angle nito? Ang angle nito, ito ay 90, ito ay 180. So, let's say cosine ng 180, ang value niyan guys is negative 1. Then, cosine ng, ang angle nito is 270, kung di ako nagkakamali. Cosine ng 270 is 0. So, lagyan natin ng equals. Then, yung sine ng 180 is also 0, and yung sine ng 270 is equal to negative 1. So ang tandaan nyo lang guys, anong angle may value 1 yung mga function natin, magpo-positive pa yan or negative. So since guys, yung cosine natin ay may value siyang 1, kapag 180 degrees yung angle natin, maglalagay tayo dito ng cosine. So, imbis na 180, lagay natin cosine u. Tapos, kung mapapansin nyo guys, ito ay positive x-axis, ito ay negative x-axis. So, lalagay natin negative cosine u. Para matandaan nyo rin guys, pag 180 degrees yung angle ng cosine, meron tayong negative 1. So, dun lang itatandaan nyo na pag may negative 1, maglalagay din tayo ng negative dun sa cosine. The same pagdating sa sine. So, yung 270 ay ito. So, maglalagay tayo dito ng sine u. So, since naging negative 1 siya, lagay natin negative sine u. Tapos, tandaan ninyo na ito, positive yung sine u natin kasi nasa positive y-axis siya. Tapos, dito naman, negative yung sine u natin kasi nasa negative y-axis siya. So, ganun lang guys pag gagawa kayo nito. Ngayon, paano natin to gagamitin? So, magagamit natin to guys para kahit hindi natin memorize si
differential at saka integral ng cosine at saka ng sine, pag alam natin to, malalaman natin yung differential at saka integral ng dalawang function na yun. So, pag clockwise guys, yung ikot natin na, so kung paano umiikot yung, sabi nga, kamay ng orasan, diba? Clockwise, kaya nga sinabing clockwise, dito sa mnemonic natin, differential. So, halimbawa, pag ikot natin ay clockwise, so punta tayo dito, diba? Paganyan. Tapos, paganyan. Tapos, paganyan. Tapos, paganyan. Ibig sabihin nito guys, maglagay tayo ng halimbawa, ang differential o ang derivative ng sine u equal guys sa cosine u. Ang derivative ng cosine u equal guys sa negative sine u. Ang derivative guys ng negative sine u equal sa negative cosine u. At ang derivative ng negative cosine u equal sa positive sine u. So, ganun lang guys. So, since tinuro ko sa inyo yung mnemonic natin, sagutan na natin to. Sabi dito, derivative of cosine u with respect to x. So, derivative ng cosine u natin, ito yung cosine u. Clockwise tayo, pupunta tayo ngayon sa negative sine u. So, meron na yung negative sine u du. Yan. Ito namang sine natin ngayon guys. Ito yung sine natin sa taas. Clockwise, pupunta tayo kay cosine u. So, ang derivative ng sine u ay positive cosine u du. So, yan. Ito, guys, mahalaga yung dalawang yan. Bakit? Kasi itong dalawang to, yung kumbaga, pinag-ugatan nitong apat na to. Or, dun natin kukunin yung derivative ng apat na to sa relationship nitong derivative ng cosine at saka ng sine. So, ganun lang guys. Now, itong mnemonic natin, 'di ba? Tandaan ninyo kasi mamaya sa next video, balikan ulit natin siya. Basta guys, pag gumawa kayo ng mnemonic na ganito, tandaan lang natin na kapag clockwise yung direction ng ikot natin, differential 'yon, 'di ba? So, ganyan ko na muna siguro siya. So, kunin natin ngayon guys, derivative ng tangent u. Alam natin guys na ang tangent u equal siya sa sine u over cosine u. Di ba? Tangent is equal to sine over cosine. So, kung mapapansin nyo guys, itong derivative with respect to x ng tangent u, pwede ko siyang isulat ng derivative with respect to x ng sine u over cosine u. So, kung babalikan natin yung basic natin na mga formulas pagdating sa differential, alam natin na ang derivative with respect to x ng u over v ay equal guys sa v derivative ng u minus u derivative ng v all over v squared. Diba? So, ito guys, doon to sa basic natin na formulas. Basic derivative. So, gawin natin, i-assign natin si u as sine u. So, gawin natin u. Siya ngayon si sine u. Ang du natin is equal sa, di ba? Derivative ng sine. Ito, sine, derivative niya magiging cosine u du. I-assume nyo na lang guys na hindi pareho tong u natin dito tsaka ito ah. Kasi pag tinignan natin, sabihin natin makakancel siya, hindi. Isipin nyo na lang guys na iba. Nagkataon lang kasi na yung differential variable natin sakto dun sa formula natin na in terms of u din. So, kunin naman natin ngayon si v. So, let's say si v natin is yung cosine u. Kasi u over v. Ito sine over cosine. So, yung v natin equal sa cosine u. Ang dv natin ngayon guys, or yung derivative ng v is derivative ng cosine u. Ito yung cosine. Clockwise tayo, magiging negative sine u du. Tapos guys, i-apply natin yung formula dito. So, ang derivative ng
sine u over cosine u equal sa v. Ano yung v natin? Cosine u. Diba? Cosine u times du. Ano yung du natin? Cosine u du. So, lagay natin cosine u. Ayan. So, ang gagawin ko guys, hindi ko na ilalagay yung du para hindi tayo malito. Ayan. Tanggalin ko tong du para hindi tayo malito. Ang pinag-uusapan lang naman natin, ang mahalaga lang naman guys, is yung mismong trigonometric function. So, tanggalan ko rin ito ng du. Ayan. Focus muna tayo dyan sa function. Tapos, burahin ko muna to para may space tayo. Ayan. So, meron tayong v du, which is cosine u times cosine u. Ito na, minus. Meron tayong u. Ang u natin ay sine u. So, sine u times dv. Ang dv natin ay negative sine u. Negative sine u. All over, diba? V squared. Ang v natin ay cosine u. So, meron tayong cosine u squared. Diba? So, punta tayo dito sa baba. D with respect to x ng sine u over cosine u, or ibalik na natin siya sa tangent kasi equal lang naman siya sa tangent. Tangent u equal na yun guys sa cosine u times cosine u equal siya sa cosine squared u minus. Diba dapat minus? Ang problema, meron din tayo yung negative sign doon. So, gawin natin negative 1 times negative 1 is equal to positive 1. So, gawin na lang natin itong plus. Then, meron tayong sine u times sine u equal sa sine squared u. Okay na tayo sa numerator. Divided by cosine u, open and close quantity, squared equal siya sa cosine squared u. Yan. Para natin ngayon si-simplify. Mag-a-apply tayo guys ng trigonometric identities. Isa sa mga doon sa mga trigonometric identities natin is yung identity na cosine squared theta plus sine squared theta is equal to 1. Diba? So meaning, pwede natin i-express si cosine squared u plus sine squared u sa 1. So ito, magkaiba lang yung argument nila. Dito ang ginamit theta, dito ang ginamit is u. Wala namang problema yon, as long as nakukuha natin yung principle. So ito, equal lang to guys sa 1 based dun sa ating trigonometric identities. So, d with respect to x ng tangent u equal guys sa ito 1 over meron tayo cosine squared u. Na pag ito guys, inapplyan naman natin guys ng reciprocal identity, ang 1 over cosine squared u equal sa ngayon guys sa second squared u. Basta tandaan nyo guys, kung c to, dapat s yung simula nito. Kung s dito nagtapos, dapat c yung tapos naman dito. So, c at saka s, s at saka c, nagbabaliktaran lang naman. So, ang derivative guys ng tangent u natin ay second squared u du. So, lagay natin dito, second squared u du. Ayan. Ngayon guys, meron tayong derivative ng second u. So, derivative ng second u. Derivative ng ang second u natin equal siya guys sa derivative with respect to x ng yung second, gamitan ulit natin ng reciprocal identity, equal siya sa 1 over cosine u. Yan, yun yung value ng second u. So, kung mapapansin nyo, meron tayong constant sa taas, then meron tayong trigonometric function sa ibaba. Balikan natin yung basic formulas natin ng derivative. Meron tayo guys na
derivative with respect to x ng c over v equal siya ngayon guys sa negative c dv over v squared. Yan. Isa yan sa mga basic formulas natin. Actually guys, galing lang naman yan dito. Na dito, imbis na u, ginawa natin c kasi constant, di ba? Tapos meron tayong du, derivative ng constant yun. Ang derivative ng constant ay 0. So 0 times v, ito guys, naging 0 lang naman. So ang papansin nyo, meron tayong minus, ito yung minus. Yung u natin, napalitan ng c kasi naging constant, di ba? Kaya naging c times derivative ng v all over v squared. So ito lang yun guys. In-applyan lang natin siya ngayon ng constant kasi constant yung numerator natin. So para makuha natin yung derivative nito guys, giyahin lang natin to. So meron tayong c na equal sa 1, then yung v natin equal sa cosine u. So lagay natin dito, c is equal to 1, tapos v is equal to ito, cosine u. So dv natin ngayon guys is equal to derivative ng cosine u. Ito yung cosine u, derivative niya, punta tayong clockwise, negative sine u. So meron tayong negative sine u. So ipapalit natin ngayon guys itong formula na to para makuha natin yung derivative ni second u. So dito natin muna lagay, diba? Or dito na lang siguro para tipid sa space. Meron tayo guys na derivative ng second with respect to x ng second u equal siya sa negative c, which is yung c natin ay 1. So negative 1 times dv, yung dv natin ay negative sine u. Negative sine u over v squared, ang v natin ay cosine u. So cosine u na naka-square. So, ang derivative with respect to x ng second u equal sa negative 1 times negative sine u, pag magiging positive sine u over, meron tayong cosine squared u. So, since meron tayong cosine squared, pwede natin siyang paghiwalay ngayon. So, equal lang ito guys sa sine u over cosine u, tapos mag times tayo guys ng 1 over cosine u, diba? So pinaghiwalay ko lang yung dalawang cosine u na nasa ilalim, so magiging ganyan siya. Alam natin ngayon guys na si sine over cosine natin is equal sa tangent. So lagay natin dito derivative with respect to x ng second u equal sa sine over cosine is tangent u, diba? Times 1 over cosine natin by reciprocal identity equal siya ngayon guys sa second u. So ang derivative natin ng second u ay tangent u second u, or pwede natin siyang isulat as secant u tangent u du. Ayan. So magiging ganyan. Then, yung sumunod natin is cosecant u. Parehong case lang guys kay secant. So ang gagawin natin, tanggalin ko na to para may space pa tayo. Yung cosecant, i-reciprocal identity muna siya. So magigit ma halimbawa magkakaroon tayo ngayon ng derivative with respect to x ng imbis na cosecant, gawin natin 1 over sine u, diba? Is equal to, applyan ulit natin ito guys, diba? Itong formula natin na to, wherein dito naman si c pa rin natin ay 1, diba? Kasi yung c over b, si c yung nasa numerator which is 1, so c equal to 1. Tapos yung b natin is yung nasa denominator which is equal sa sine u.
yung DV natin ngayon, guys, equal sa derivative ng sine nyo. Alam natin ang derivative ng sine nyo ay cosine nyo. So, cosine u. So, apply natin to. Meron tayong negative c, which is negative, yung value ng c natin ay 1. So, negative 1 times dv. Ito, di ba? Dv. So, ang dv natin ay cosine u. Cosine u over v squared, ang v natin ay sine u. So, sine u tapos squared. Di ba? So, ibalik natin siya ngayon, guys, kay cosecant d over dx ng cosecant cube equal sa, meron tayong negative cosine u over, since meron tayo, guys, na ito magiging sine squared u. Ang gawin natin, paghiwalayin ulit natin yung dalawang sine natin sa baba. So, meron tayo ngayon na negative cosine u over sine u times 1 over sine u. Yan. Pinaghiwalay natin yung dalawang sine natin sa baba. So, ang derivative with respect to x ng cosecant u natin equal sa ngayon, guys, sa ang cosine u over sine u equal sa cotangent u. So, meron tayong negative cotangent u times 1 over sine u by reciprocal identity equal to sa cosecant u. So, yun yung derivative ng cosecant u natin. Para madaling tandaan, pag sinulat natin, lagay natin negative. Unahin natin yung cosecant u. Para cosecant u is equal to negative cosecant u. Cosecant u, then cotangent. Cotangent u, and then du. Ayan. Then, meron tayo ngayon, guys, na last, di ba? 1, 2, 3, 4, 5. Nakalima na tayo. Derivative na lang ng cotangent u. So, ang gagawin natin, si cotangent u, gagawin ulit natin siyang function nung dalawang basic natin, which is cosine and sine. Alam natin na ang cotangent, so let's say d over dx ng cotangent u, equal lang yan, guys, sa d over dx ng cosine u over sine u. Yan. So, i-apply ulit natin, guys, si sana ba yung kanina? Ito, u over v natin. So, meron tayong v du minus u dv all over v squared. Pero bago yan, mag-assign muna tayo ng u at saka v. So, si u, siya yung nasa itaas. Ang nasa itaas natin is si cosine u. So, si u is equal to cosine u. And then, si v natin, yung nasa baba, nasa denominator. So, si v natin equal sa sine u. So, differentiate natin si u. Meron tayong du. Derivative ng cosine u. Cosine u is equal sa negative sine u. So, negative sine u. And then, derivative ng v ay dv equal sa ngayon sa derivative ng sine. Derivative ng sine ay cosine u. So, pwede natin ngayon, guys, i-apply ito. So, ang derivative natin, so, ang isulat natin, guys, is ito na lang. Since equal lang naman yan dito. Derivative with respect to x ng cotangent u equal sa meron tayong v times du. Ang v natin ay sine u. So, sine u times du, meron tayong negative sine u minus u. Ang u natin ay cosine u. Cosine u times dv. Ang dv natin ay isa pang cosine u. Cosine u. Ayan. All over v squared. Ang v natin ay sine u. So, meron tayong open quantity sine u. Tapos squared. Yan. Magiging ganyan. Tapos, dahil wala na tayong space, mag-bura na tayo. Alin ba ang pwede natin burahin? Since konti na lang naman, siguro okay na to. Yan lang ang burahin natin. Yan.
So, pag sinimplify natin, guys, d over dx ng cotangent u natin equals sa ngayon, guys, sa sine u times negative sine u, meron tayong negative sine squared u, di ba? And meron tayong minus cosine u times cosine u, meron tayong cosine squared u. All over, meron tayong sine of u na naka-raise sa 2. So, meron tayong sine squared of u. So, anong gagawin natin dito? Kung makikita nyo, guys, sa numerator natin, common yung negative term. So, ilabas natin, meron tayong negative. Then, sine squared u, magigitong plus, di ba? Para pag pinasok ulit natin siya, negative times positive, magiging negative. So, meron tayong cosine squared u over sine squared u na base sa trigonometric identities natin, di ba? Meron tayong cosine squared theta plus sine squared theta is equal to 1. Meron tayong sine squared u plus cosine squared u. Equal lang din to, guys, sa 1. So, magiging itong equal sa may negative tayo sa labas. Then, ito, guys, equal siya sa 1 over ito, guys, equal siya sa sine squared u. Pag gumamit tayo ng reciprocal identity, yung d with respect to x ng cotangent u natin, guys, equals sa ngayon sa ang 1 over sine squared u equals sa negative, since meron tayong negative doon. Then kung s to, c dapat to, di ba? Cosecant squared, kasi squared yun, u. Yan. So, ang derivative ng cotangent u ay negative cosecant squared u du. Yan. So, ito, guys, yung 6. So, derivative ng cosine u is negative sine u du. Derivative ng sine u is cosine u du. Derivative ng tangent u is secant squared u du. Derivative ng secant u is secant u tangent u du. Derivative ng cosecant u is negative cosecant u cotangent u du. Derivative ng cotangent u is equal to negative cosecant squared du. So, yan, guys. Hoping na nagets ninyo kung paano kinuha yung derivative ng ating 6 basic trigonometric functions. So, kung meron kayong questions, feel free to leave it at the comment section. Thank you, guys, and stay safe.